Bago tayo magsimula mga idol ay konting recap muna tayo patungkol sa nakaraang episode. Nung nakaraang episode ay sa wakas, matagumpay na nakapagpasikat si Sakuragi sa pamamagitan ng pagtangtang bola sa ring ng Sano. Dahil dito ay hindi nagustuhan ni Masashi ang ginawang yun ni Sakuragi kung kaya't inudyo kanya si Sawakita ng pakitang gilas din. Subalit, nung tipong itadak na ni Sawakita ang bola, ay naghagis ng bola papuntang ring itong Sinakagi at Rukawa at dito nagtapos ang episode 24. Ngayon mga idol ay salang na natin ang episode 25 ng Slamdunk Interhigh. Sa pagkakataong ito ay maghaharap na ang dalawang teams. Shohoku para sa red team at Sano para sa white team. At dito ay tuloy na magsisimula ang bakbakan sa pagitan ng dalawang kupunan. Habang lahat ng mga manonood ay may kanya-kanyang pag-cheer sa kanilang mga sinusuportahang team. Go Shohoku, kaya niyo yan! Kaya mo yan Masashi! 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 Ayan naman ang sigaw ng mga fans ng Sano. At may kita dito na sobrang seryoso na ang mga manalaro ng Shohoku at Sano. Masashi versus Akagi para sa jump ball. Pumes na kayong lahat! Yan ang pasigaw na sabi ng referee habang inihahanda ang paghagis ng bola. Habang ako po na ng Kainan, Aiwa at Daya ay nagtipon-tipon para mapanood ang laban ng Sano. Dahil ang pangunahing layunin ng mga kuponang ito ay talunin ng pinakamalakas na Sano. Dito ay nasabi ni Ayoko na, ang kalaban namin yan hindi pa natatalo kahit isang beses at sila ang itinuturing na hari ng basketball sa high school. At para naman sa maraming tao, sila ay mga bayani. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang bawat membro ng team namin ay determinado na talunin ang itinuturing na bayani sa loob ng gym na to. Dito ay may kita nagsimula na ang jump ball at si Akagi ang nakatapik ng bola. Habang ang mga manlalaro ng bawat kupunan ay mahigpit ang pagbabantay sa isa't isa. Una itong natapik ni Ichinokura. Pagkatapos ay napunta naman ito kay Sakuragi. Nung nakuha na ni Sakuragi ang bola, agad naman siyang binantayan ni Sawakita. Oh bakit? Kaya mo ba ako? Ang sabi ni Sakuragi. Nang biglang nagsalita si Miyagi. Uy, Hanamichi! Ibigay mo sa akin ang bola, dali! Habang sa bench ng Shohoku ay nasabi na lang nila na, magaling Sakuragi! Nasa atin ang bola! Dapat tayong unang makapuntos! Sabi naman ni Ayoko sa kanyang isip, ayan na ang pangkat na mahilig gumawa ng gulo. Bagay na bagay sa kanila ang pagiging kontrabida sa larong ito at dapat lang nilang bigyan ng pag-asa ang mga taong sumusuporta sa kanila. Dito ay naipasa na ni Sakuragi ang bola kay Ryota at nasa mabuting kondisyon naman ang isipan ng mga manlalaro ng Shohoku. At ang balakid sa kanilang isip na walang makakatalo sa Sano ay nilabanan nila. Nasabi na lang dito ng isang scout mula sa Shinta University. Hindi man lang sila natatakot sa Sano. Nakakabilib talaga ang mga batang ito. Habang daladala ni Miyagi ang bola, binantay naman agad ito ni Pukatsu. Depensa! Depensa! Yan ang sigaw ng mga fans ng Sano. Dito ay talaga namang nangangamba si Kogore dahil na nga sa kanyang mga naririnig. Nasabi na lang nito sa kanyang isip na, kainis! Naasahan naman talaga namin ito na ang lahat ng mga manonood ay susuporta sa Sano. Sa bahaging ito ay patuloy pa rin ang mahigpit na depensa ni Pukatsu kay Miyagi. At nang biglang nag-flashback kay Miyagi ang mga sinabi ni Coach Anzai bago pa man magsimula ang kanilang laro. Kailangan nating pangalagaan ang laro na ito at siguradong hindi nyo sila mapipigilan sa bawat kilos na kanilang gagawin. Kaya naman kailangan nating umatake palagi. At kung magwawalang kibu kayo sa larong ito, paniguradong magiging mabagsik ang kalaban natin. Yan ang sabi ni Coach Anzai. Nasabi na lang dito ni Ryota sa kanyang isip. Tama, umatake dapat. Habang si Sakuragi na binabantayan ng mahigpit ni Nobe, ay bigla din nitong naalala ang sinabi ni Coach Anzai sa kanya. Mahalaga na ipakita din natin sa kalaban na ang laro ngayon ay may konting pagbabago kumpara sa mga dati nating laban. Sagot naman ng ibang miyembro na, may konting pagbabago? Ang ibig niyo po bang sabihin ay may pagbabago talaga sa magiging laro natin? Sagot naman ni Coach Anzai, hindi! Dahil kailangan nyo lang naman magbago ng kaunti at tiyak na magagawa nyo ito ng maayos. At kung sakaling nasa peligro tayo, ang una nyong dapat gawin ay makapuntos muna. Dito inakbayan ni Coach Anzai sina Miyagi at Sakuragi at sabay sabi na, kayong dalawa ang inaasahan ko para makagawa ng unang puntos natin. Miyagi, Sakuragi, tambangan nyo sila. Dito makikita natin ang mga unang malalaro ng Shohoku na talaga namang nagulat sa sinabi ni Coach Anzai kina Miyagi at Sakuragi. Tambangan, ang sabi ni Kogore sa kanyang isip. Nang bigla namang naalala ni Sakuragi ang sinabi sa kanya ni Ryota bago pa man magsimula ang laro.
Makinig ka, Hanamichi. Mahalaga na ipakita natin sa kanila na naiba tayo sa ibang mga koponan. Dapat palagi kang handa, Hanamichi. Ang dapat mo lang gawin ay sundan ang mga bawat kilos na gagawin ko. Magbibigay ako sa iyo ng senyas. Yan ang sabi ni Miyagi. Dito ay makikita natin si Miyagi na talaga namang mahigpit ang pagbabantay sa kanya ni Fukatsu. At nasabi niya na lang sa kanyang isip na, "Kainis! Ang higpit ng depensa ng lalaking ito. Masyado niya akong pinipwersa na para bang pagmamayari niya ang lahat." Habang si Masashi naman na nasa ilalim ng basket ay nakakasilaw ang tingin sa akin. Mukhang hindi magiging madali ang pagtambang sa kanila. Ano kaya ang dapat kong gawin? Nang bigla itong nagtaas ng kamay at sabay sabi na, "Mga kasama, galingan natin. Hindi dapat tayo magpatalo sa kanila." Sabi naman ni Coach Anzai habang nanonood, "Ganyan niya, Miyagi." Nang biglang naagaw ni Ichinokura ang bola mula kay Miyagi na talaga namang ikinagulat nito. Dito makikita natin na hawak-hawak na ng number 8 ang bola at dali-dali naman itong tumakbo papunta sa kabilang basket. Nasabi na lang dito ni Miyagi na, "Hoy Gonggong, huwag mo akong maliitin." Yan ang pasigaw na sabi ni Miyagi. Pagulat namang sinabi ni Kogori na, "Ano? Kailan pa niya nakuha ang bola?" Dito ay tumakbo ng mabilis si Miyagi para maabutan ang number 8 ng Sano. Nang biglang sumigaw si Fukatsu, "Ah! Ang bilis, yo! Ichinokura! Mag-ingat ka, men!" Nang biglang naabutan ni Miyagi si Ichinokura at naagaw nito pabalik ang bola sa kanya. "Ano? Pero paano?" Yan ang sabi ni Ichinokura na talaga namang namangha sa bilis ni Miyagi. At nang hawak ng muli ni Miyagi ang bola, agad naman itong binantayan ni Masashi. Habang si Sakuragi ay napapaisip pa din sa kung paano nga ba ang senyas na gagawin ni Miyagi. Dahil sa napakabilis naman talaga nitong si Miyagi, ay madali siyang nakalusot sa napakalaking si Masashi. "Ano? Napakabilis ng bansot na to, ah." Yan ang sabi ni Masashi. Habang si Sakuragi naman ay patuloy pa din sa pag-antay sa senyas na gagawin ni Miyagi. "Anong klaseng senyas kaya ang gagawin nitong si Kulot?" Nang biglang umisi si Miyagi at sabay na ibinato ang bola ng napakataas sa punta sa basket na talaga namang ikinatawa ng ibang manlalaro ng Shohoku. "Ayan na! Tatambangan na nila!" Yan ang sabi ni Kogore. At sa huling larawan, mga idol, ay makikita natin umisi din si Sakuragi katulad ng pagsenyas na pangisi ni Miyagi sa kanya. At dito nagtapos ang episode 25, mga idol. Kaya naman subaybayan nyo ang nakakasabik at nakakabiting mga tagpo sa bawat episode ng Slamdunk Interhigh.